Matapos ang tuloy-tuloy na pag-atake ng mga netizens na kumukwestiyon sa kanilang hindi umano pagkilos tungkol sa di umano'y maraming paglabag sa palabas na EAT, ang Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, noong Biyernes, ay naglabas na ng notice sa mga producer ng palabas na EAT, hindi dahil sa di umano'y kissing incident na kinasangkutan ni na dating Senador Tito Soto at asawang si Helen Gamboa. Hindi rin ito nauugnay sa inilarawan na di umano'y racist na biro ni Jose Manalo. Ito ay kaugnay sa pagmumura ni Wally Bayola sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment ng Naturang Noontime Show sa inilabas ng MTRCB noong Biyernes. Inutusan nila ang EAT Productions na humarap sa kanilang opisina at ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat masuspinde dahil sa umano'y paglabag sa Section 2B. Chapter 4 ng Implementing Rules and Regulations of Presidential Decree No. 1986, the IR, states that the language used in shows rated with parental guidance 13 should have very mild and mild swear words only. Violators may face suspension or cancellation of permits and or licenses issued by the board and or with the imposition of fines and other administrative penalties. Dagdag ng MTCRB, ang petsa ng pagdinig ay itinakda sa Lunes, August 14, matatanda ang noong August 10 episode ng Noontime Show. Kausap ni Wally kasama ang kanyang co-hosts na sina Jose Manalo at Zombie, sina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon na nasa studio. Nang nakatutok ang kamera kay Jose, maririnig si Wally na nagsasabi ng mga hindi naaangkop na salita na nag-udyok sa TVJ na patahimikin ang huli, ayon sa ilang netizens na tumawag sa atensyon ng MTRCB. Dapat ding ipatawag si Wally sa kanyang aksyon, kahit na sinabi ng host na ito ay hindi sinasadya. Hindi pa yun, may karugtong pa yun. Noong Biyernes, August 11, kinausap ni na Jose at Wally ang mga televiewers. Sinabing batid nila ang kanilang pagkakamali, marami po akong nabasa online at marami rin pong tumawag tungkol dito. Bagamat di po namin ito sinasadya, pero kinakailangan po natin ito ayusin. Kaya naman po nandito kami ngayon, para ituwid po natin yung nagawang hindi nagustuhan o narinig ng bawat isa sa atin. Kaya dapat po tayo nakikinig, pahayag ni Jose, at hindi lang yan, nagpapakumbaba po. At yung kasama naming isang dabarkads, nakapagsalita ng hindi niya rin naman ito sinasadya, kaya aayusin po natin ito, dagdag pa niya. Humingi ng paumanhin si Wally sa kanyang sinabi, at humingi ng pangunawa sa publiko. Ako po ay may nabitiwang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon. At ako po ay humihingi ng inyong paumanhin at pag-unawa niyong lahat. Pasensya na po sa lahat. Sabi niya, binigyang diin pa ni Jose Manalo ang kahalagahan ng paghingi ng kapatawaran at pagpapakumbaba na idiniin na mas mabuting resolbahin ang mga isyu ng maayos. Anya, mas maganda yung ganun yung hindi tayo nagmamatigasan. Ang importante ay humingi tayo ng kapatawaran, dagdag pa ni Jose. Muli po, nandito po kami para humingi ng dispensa sa inyo at makakaasa po kayo na hindi na po mauulit ang mga bagay na ito.